Hi guys, kamusta po ang lahat? Ilang araw na hindi ako updated sa YouTube ko guys. Sa YouTube ni Malik. Kasi nagkasakit. Sakit yung chan ko, acid, ugas, o ano tawag dyan. Kaya, share ko lang guys. Ang hirap. Ang hirap pag magkasakit. First time to nangyari sa akin. Sobrang sakit ng chan ko. Nag-start to no Tuesday ng gabi. So, hali mag 1 week na yun. Pero nag-start na ng Tuesday ng gabi. Kasi akala ko yun, normal lang naman yun na sakit na chan. Kasi nga, nag-fasting ako nung gabi na yun. Kasi gusto ko i-check yung blood sugar ko. Pagkain ng magahan. Tapos, tinaes ko yung sakit ng chan. Kasi yung parang nagutom lang ako ba? Kasi nga nag-fasting ako. Tapos, kaya nung magahan, 19 yun, 19, July 19, may appointment si Malik. Injection niya. Kaya pumunta kami ng clinic din. Hindi pa ako nagkain nun kasi nag-blood test din ako para sa sugar. Tapos nakakain siguro kami mga 9. Tapos yung kinain ko yung cheese pataya. Tapos yun lang. Tapos nandun pa rin yung talagang parang gutom. Tapos after that 19, ano ang araw, Wednesday? Oo, Wednesday yun eh. Nag-barbecue pa ako ng manok nun. Nag-live pa ako. Tapos ayun, medyo masakit pa rin yun. Parang pakiramdam ko na yung parang hindi ako natunawan. Uminom ako ng 7-Up. Kaya nun, after nun, dun ko na, ano na, iba na yung sakit ng hapon, Wednesday ng hapon. Tapos, Wednesday ng hapon, tapos mga pagka Thursday, July 20, madaling araw, mga 1 o'clock, pumunta kami ng hospital kasi nga, hindi ko na kaya yung sakit ng chan ko. Ayun dun. Ang sabi ng doktor, mayroon daw akong mayroon din daw akong kidney stone, pero madali 2 to 3 mm, hindi ko alam basta millimeter, ayun ko anong tawag nun, basta 2 to 3 mm daw. Tapos pero madala pa naman daw yun sa tubig lang, water therapy, madala pa kasi maliliit-liit naman. Tapos, ayun nga, sa sakit ng chan ko, sabi niya, gas. Kaya yun. Tapos, hindi na kami nag-admit, nag-uwi na kami. Binigyan lang ako ng gamot. Tapos, injection. Injection para yun sa pain reliever yun. Pero, hindi rin natanggal yung sakit ng chan ko sa pain reliever. Tapos, Thursday ng umaga. Tapos pagka hapon na naman ng Thursday, pumunta naman kami ng private hospital kasi parang walang improvement yung gamot na ininom ko. Sobrang sakit, talagang nangingiyak-ngiyak ako sa sakit guys. Tapos noon pumunta kami ng hospital.
private hospital. Yun din, tama naman din, pareha lang naman sila ng tama, pareha lang naman sila ng tawag nito. Ng paintings ng doktor. Tapos binigyan na naman ako ibang gamot. Pareha lang ang findings pero binigyan kami. Tapos sa una kong doktor, din ako in x-ray. Tapos sa pangalawang doktor, yun ultrasound. Yun din, sabi nga din. Kaya pareha lang ang findings. Tapos binigyan ako ng ibang gamot na naman. Then ganun pa rin, sobrang sakit. Hindi matanggal-tanggal yung sakit, ganun pa rin. Tapos after, tiniis ko yun to, after 2 days na naman kasi sabi ko baka sa gamot lang din naman. Kaya after 2 days, so Thursday na nga po, diba? Sa ikalawang doktor, Thursday, Friday, Saturday. O di Saturday, nagpa-check up na naman kami, bumalik kami doon sa private hospital. Pareha lang naman pero ibang doktor na naman. Tapos nang pumunta kami, yun, same findings din. Kasi hindi niya na ako na ultrasound or what. Tinignan niya lang yung ultrasound ko sa nauna. Kaya, pero pinalitan niya yung gamot. Kaya ayun, after 2 days, so Saturday yun. After 2 days na naman, Saturday, Monday, kahapon, bumalik kami doon. Kahapon. Pero kahapon, nawala na yung sakit ng chan ko, pero nanghihina pa rin. Weak pa rin yung katawan ko, walang lakas. Kaya bumalik kami kahapon kasi sabi nga niya, bumalik din naman kami after 2 days. Tapos, nung bumalik kami kahapon, hindi naman masakit yung chan ko kaya hindi niya na ako na ultrasound ulit. Bali, binigyan niya lang ako ng dextrose na naman kasi nga weak na yung katawan ko, glucose. Tapos ayun, di okay na kasi nga yung gamot na tugma doon sa sakit ng chan ko kaya nawala. Pero grabe yung sakit ng chan, guys. Hindi talaga malipit ka sa kasakit. Talagang nyak-nyak ako kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, ano ang position sa pagtulog. Wala akong tulog. Wala. Kasi makatulog din ako ng ilang minuto lang. Isang oras. Gising na naman kasi nga sa sobrang sakit. Tapos pag makaidlip man ako, yung position ng pagtulog ko, nakaupo. Nakasandal yung ulo ko dun sa kama namin. Kaya yun, makaitlip ako nun. Tapos ngayon, kasi kahapon pumunta kami, medyo okay naman. Pero ngayon, ito, nakabihis na ako kasi nga, papasok na sana sa trabaho. Kaso lang nangyari, kaninang umaga, kasi syempre magpre-prepare din ng mga gamit, mga baon namin, baon ni Malik, na feel ko na hindi pa talaga ako malakas. Weak pa rin yung katawan ko. Pinilit ko na magayos, mapupunta nga sa trabaho. Ngayon, bumaba na ako kasi nga magsi 7 a.m. na, syempre yung transport nandun yun sa baba. Pagdating ko, wala man yung transport. Tagal ko dun mga 10 minutes siguro. Kaya parang napagod ako, yung parang hindi talaga malakas yung katawan ko. Tapos nung nandun na ako, tinawagan ko yung si Ahmad, na tawagan niya yung driver. Sabi ko 10 minutes naman. Nandito na ako sa taas. Ayun, sabi ko, huwag na lang muna kasi nga dapat ngayon, hanggang ngayong araw yung binigay sa akin ng doktor ng sick leave. Kasi talagang mahina. O hindi naman siya naman sa pinagchan ko, pero yung katawan ko talaga sobrang hina. Hindi,
Ayun, sabi ko, nag-decide na lang ako na hindi ako mapasok ko. Naka-prepare na ako. Ito na ang baon ko. Pero talaga nag-decide kasi nga, nahina pa. Hindi pa malakas yung katawan ko. Kaya, guys, ay, mag-ingat tayo. Huwag tayong alisin natin yung habit na ano, na pag masama yung pakiramdam natin na hindi tayo natunawan ng kinain natin. Huwag inom ng Pepsi, ng 7-Up or soda. Kasi hindi, yun yung nangyari sa akin. Ilang araw ko tiniis yung sakit mula nung yung grabe talaga na nag-start nung Thursday ng madaling araw. Wednesday ng gabi, Thursday ng madaling araw kang pumunta ng doktor. Check-up kasi hindi naman kaya yung sakit. Hanggang kahapon, hindi, nung Sunday, hanggang Sunday. So, ilang araw? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Apat na araw, guys. Ay, grabe. Talagang nangiyak-ngiyak na ako kasi nga sobrang sakit na ako. Hindi talaga matanggal yung sakit. Hindi ako makatulog. Hindi alam kung anong klaseng position sa paghiga. Kaya mag-ingat tayo, guys. Mahirap. Buti pa yung magka-trangkaso ka na lang siguro kaysa nito. Yung bigla, hindi naman to nangyari sa akin dati. Ngayon lang to. Siguro na talagang na-timing dun sa ininom ko na 7-Up. Hindi man ako pala inom ng mga Pepsi 7-Up. Hindi. Kasi tinigil ko na noon. Noon, medyo bata-bata pa. Pero ngayon, nag-ano din naman ako kahit na yun sa pagkain ko. Hindi na ako masyadong madami magkain. Kasi nung nakaraan, medyo mataas na yung blood pressure ko. Siyempre, inheritance din ng ganyan, sugar, blood, pati blood pressure. Kaya, dahan-dahan ako ng pagkain ng kanin. Kaya, yun lang guys. Mag-ingat tayo sa, lalo na itigil mo na lang, yan, yung soda. Yan ang number one eh. Grabe. Hanggang ngayon, medyo masakit. Pero hindi na masyado. Yun lang yung katawan ko eh. Hindi maalam-alam kung sana maging okay na kasi talagang bukas papasok mo talaga ako. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Based lang to sa experience ko, kaya sana dandahan na rin tayo sa pagkain. Lalo na pag gabi, tsaka sa soda. Lalo na pag may edad na tayo. Kaya, yun lang guys. Share ko lang yung na-experience ko na grabe yung sakit mula nung bata ko ito. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito, kaya sana huwag na rin mangyari sa inyo ito. Kasi grabe yung sakit. Grabe yung sakit, guys. Niyak-niyak ako sa sakit. Hanggang dito lang yung video ko, guys. Stay healthy and God bless. Bye-bye.